May pagkakaisang nakibahagi ang mga Adventistang mula sa North Taguig District sa Dental Mission na isinagawa sa Western Bikutan. Katuwang ng Washington Dental Group, umabot sa 250 mga pasyente ang masayang nakatanggap ng kanilang free dental services. Ang balitang may pag-asa, ihatid ni Shady Lane Flores. Hangad na makapaghatid ng iti sa ating mga kaibigan at kapatiran, nagsagawa ng Dental Mission ang Washington Dental Group dito sa North Taguig Center Church. Maraming natuwa nang magkaroon ng libreng bunot sa nasabing lugar dahil nga mas makakatipid pa sila at hindi nakakailanganing gumastos pa. Masaya po ako na mayroong Dental Mission po dito sa aming lugar at ginagrab ko na po ang pagpapabunot ng libre kasi po wala po akong pambayad. Hindi lang libreng bunot ang ibinigay sa mga mamamayan, kundi namigay rin sila ng libreng gamot pagkatapos mabunutan. At may palibreng ice cream pa na siya namang ikinatuwa nila, lalo na ng mga bata. On behalf of Kapit Rito Burma and mga kagawad, nagpapasalamat po kami sa Seventh-day Adventist sa ibinababang programa dito sa Western Bikutan. Malaking tulong po ito para sa mga residente natin, lalo na po yung mga walang kulang po sa financial para makapagpabunot. Alam naman po ng Seventh-day Adventist na suportado po sila ni Kap Burma at ng buong kagawad po. Namahagi rin tayo ng mga librong babasahin na talaga namang makapagbibigay inspirasyon sa ating buhay at daan din upang mas makilala pa natin ang ating Panginoon. Maraming kapatiran ang nagboluntaryo upang makatulong sa gawain na mula pa sa iba't ibang kalapit na distrito. Ngayon po ay 250 patients po ang aming pong pinaglingkuran. Sa mga challenges naman po ay kayang-kaya naman po ng dental team dahil sila po ay kumpleto sa equipment. Sila po ay magagaling. Yung kanila pong team na Dental Mission na BTY ay 8 years na pong number 1 sa Alaska na dental team. At ito po ay taon-taon ginaganap, kaya nga kami dito sa Taguig ay nakalimang beses na sa iba't ibang lugar po dito po sa Taguig. Purihin ang Panginoong Diyos sa isa na namang matagumpay na gawain at ministeryo. Naging maayos ang programang ito dahil sa pagkakaisa ng ating mga kaibigan at kapatiran. Layuning makapaghatid ng balitang may pag-asa, ako po si Shady Lane Flores, nag-uulat para sa Hope Today and PUC News.